Patay ang isang abogada matapos tambangan ng dalawang nakamotorsiklong sa larin sa Mandaue City, Cebu. Inaalam ngayon kung may kaugnayan sa mga kasong hawak ng abogada ang krimen. Makibalita tayo kay Chona Carion ng GMA Cebu. Ayaw ka guol, guy. I love you. I love you very much. Wala na. Hindi makapaniwala si Marieta Ocañada nang makitang isa ng malamig na bangkay ang kanyang anak na si Amelie Ocañada Alegre. Tinambangan ang abogada habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan sa Barangay Luok, Mandaue City. Kasama rin niya noon ang kapwa niya abogado sa parehong law firm na si Attorney Brickshaw Joseph Buhols at isa nilang staff na si Antonio Pino. Ayon sa pulisya, sumabay sa mga biktima ang dalawang salaring nakamotorsiklo. Pinaulanan ng mga ito ng bala ang sasakyan ng mga biktima. Dead on the spot si Attorney Amelie na nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tinamaan naman sa hita si Buhols habang sa tiyan ang tama ni Pino. Kapwa sila ngayon ginagamot sa ospital. Hindi naman namukhaan ang mga salaring parehong naka-helmet at jacket. Ayon sa ina ng pinaslang na abogada, nakatanggap ito ng banta sa buhay nitong mga nakaraang araw. Hindi na ito idinetalye ng ginang. Hindi siya mutugan. Kaya hindi siya gusto mag-uol ko. Iniimbestigahan ngayon ng Mandaue City Police kung may kaugnayan ang krimen sa mga kasong hawak ng abogada, pati na ang kanyang annulment case laban sa kanyang asawa. We have already our own initial nga findings but we cannot yet divulge it to you kung unsagod ang motive. Sir, hindi pa nagbibigay ng impormasyon ang pulisya kung may mga suspect na sila sa krimen. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.